We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos siyang araw na imbagamalam kapuso. Narito na ang One North Central Luzon at atid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Ilocos Norte Station, ako po si CJ Torida. Maya pagat panapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live naman mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si John Punsoy. Limang katao sugatan sa pagtama ng magkasunod na lindol sa Abra kahapon. Tutukan sa report. Nagtamo ng pasa sa kaliwang braso ang 36 anyos na si Francis Cabudol matapos mabagsakan ng bahagi ng hollow block sa nangyaring lindol sa Abra kagabi. Bumibili siya sa isang tindahan sa barangay Tangbao, San Isidro, Abra nang maramdaman ang pagyanig. Di pa na gumatang, sir, kaya biglang naging ginansong na. Ayon sa FIVOX, magnitude 4.9 ang tumamang lindol na sumentro sa bayan ng San Isidro pasado alas 8 kagabi. Magnitude 4.7 naman ang unang naramdaman pasado alas 5 ng umaga kahapon. Sa tala ng PDRRMC, ang bayan ng San Isidro ang nakapagtala ng maraming pinsala sa magkasunod na lindol. Aabot sa 32 ang partially damaged houses at 5 ang nagtamo ng minor injuries, kabilang na si Francis. Ilan sa mga bahay, lumala umano ang mga bitak mula sa lindol noong nakaraang taon. Buti kami talaga, sir. Lalo sa J.E. Ayan, tikwarto mi, sir. Sementado din ato na. Permiti, kigto mi. Ata, siyempre, diyan mapuno, nag-plug J.E. Kasi di nalusa kami. So, permiti, parami, sir. Karimuaran. Stay calm. Stay alert, maging alerto po tayo sa mga nangyayari. At hanggat maaari po yung ating mga bata, mga anak na bata, natingnan po natin yon. And whatever po nang kayang gawin ng ating munisipyo, nandito lang po kami. Report po sila agad dito sa amin. Sa Villa Viciosa, nakitaan ng bitak ang bahagi ng Municipal Police Station. Patuloy ang monitoring ng PDRRMC sa epekto ng nangyaring lindol. CJ Torida, One North Central Luzon. Fish kill naranasan sa ilang palaisdaan sa San Vicente, Ilocos Sur. May ulat sa Ivy Hernando. Pwede nang anihin ang mga alagang isda ni Namang Rodolfo sa San Sebastian, San Vicente, Ilocos Sur. Ngunit nakatagda raw nila itong anihin sa nalalapit na Semana Santa. Pero sa kasamaang palad, tinamaan pa ng fish kill. Tinatayang 19 kilos ng malagang apektado sa kabuhayan ni Mang Rodolfo. Ang iba agad na inani bago tuluyang mamatay sa kaibinenta sa murang halaga. Medyo nagnervyos tao. Ma'am, di ko na. Ado ti gastosin kasi mamati mapasama. Gan. Halos 30 kilos naman ang apektado sa fish cage ni Alan. Hinala niya may nag-harvest ng isda sa ilog kaya dumaloy ang dumi ng mag-low tide. Mabuti na lamang at naka-recover ang ibang isda ng mag-high tide. Diyo ko, ma'am, dayag gaputi sorong nga danom. Agmalmalong namin na dyan ugot na, ma'am. Na dyan ayos na. Baka na dyan yung tigapo na. Ang suspect namin is, ma'am, is due to itong climate change natin kasi masyado nang mainit ang sa tanghali natin. Tsaka wala naman tayong problema sa water flow kasi continuous naman yung opening natin ng ilog. Tanging mga fish cage lang sa Sukok River ang naapektuhan ng fish kill. Maliban sa malaga, ilang bangus rin ang nangamatay. Isa raw sa pinakasensitibong isda ang malaga, kaya patuloy ang monitoring ng mga fish grower, lalo pat tinatay ang 50% sa mga alaga nila ang inaasahang maibebenta ngayong darating na Semana Santa. Payo ng Municipal Agriculturist, kailangan nang magsagawa ng forced harvest at hindi na dapat paabuti ng Semana Santa. Inaalam na ng Agriculture Office ang laki ng pinsala ng fish kill at posibleng tulong na maaaring maiabot sa mga fish grower. Panawagan ng otoridad, huwag nang kainin ang mga isdang matagal nang nakalutang at nangangamoy upang maiwasan ang food poisoning.
kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. 42 degrees Celsius na heat index na maituturing na nasa danger classification na itala kahapon sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine. Joanne, ilang araw pa lang simula ng formal na deklara ng pag-asa ang panahon ng tag-init o yung dry season. Pero ngayon pa lamang ay ramdam ng epekto ito sa ating kalusugan. Sa katunayan, dito sa lungsod ng Dagupan, tumaas na ng 50% ang kaso ng heat exhaustion. Sa inilabas na maximum heat index ng pag-asa, naitala kahapon sa Dagupan City ang pinakamataas na init factor sa bansa. Pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index. Maituturing na raw ito na nasa danger classification. Mataas na heat index din ang naitala sa iba pang bahagi ng Hilaga at Kitnang Luzon. Pag 42 po, nandun na po sa pan, danger na po yun. Papasok na ang 42. Yung danger po, yung kasi nakakaroon na tayo ng heat cramps, exertion and stroke, gano'n ang mga posibleng mangyari. Ang ganito kataas na init factor, asahang magtutuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw ayon sa pag-asa. Ramdam ang epekto ng panahon sa Dagupan City. Mula sa 3 hanggang 5 kaso ng heat exhaustion, umakyat na ito sa 7 hanggang 10 kaso kada araw. Payo ng Health Authority, bukod sa pag-inom ng maraming tubig, mainam daw ang pag-inom ng hydrate solution na mabibili sa mga butika. Kailangan talagang fluid intake. Properly hydrated lagi. Tapos yung kung kaya nating uminom ng something na with yung mga oral rehydrating solution to replace yung salt and fluid na nawawala sa atin. Pagkahilo at panghihina ang nararamdaman ng 61 anyos na si Mang Rodel. Agad siya nagpunta sa health center para magpakonsulta sa doktor. Hilo ka sa init. Tapos di-depress ka, pagod ka, di ka makalabas. Samantala, sa kabila ng naranasang mainit na panahon, asahan pa rin daw ang pag-ulan sa ilang lugar sa bansa dahil sa umiiral na easterlies o localized thunderstorm. Joanne, kumpara kahapon ay bumaba ang heat index o yung init factor dito sa lungsod ng Dagupan ngayong araw. Actually, bumaba yan ng 2 degrees Celsius. As of 2 p.m. ay naitala ang 40 degrees Celsius na heat index o yung init factor dito sa lungsod ng Dagupan. At bumaba din ang heat index o init factor sa iba't ibang bahagi nga ng North and Central Luzon. Pero sa forecast ng pag-asa, doon sa kanilang 5-day forecast, expected na sa mga susunod pa na araw ay inaasahang mas mataas na init factor o heat index ang ating ma-experience sa North and Central Luzon. Samantala, sa buwan naman ng Abril, inaasahan yung mas mataas na heat index na ma-experience sa bansa. Joanna? Maraming salamat, Jasmine Gabriel-Galban. Ilang klase ng mga estudyante ng alternative learning system sa Mangaldan, Pangasinan, inilipat sa ilalim ng puno dahil sa mainit na panahon. May ulat si Russell Simorio exclusive. Ang silong ng mangga ang nagsisilbing silid-aralan ng mga estudyante ng alternative learning system sa Mangaldan, Pangasinan tuwing mainit ang panahon. Makikita sa amateur video na ito na abala sa pagsagot ng module sa mga estudyante habang nagkaklase sa silong ng mangga. Mas komportable manong mag-aral ang mga estudyante sa may mas maayos na ventilasyon. Okay lang po. Nandun, komportable. Tapos nakakapag-aral kami ng maayos. Ngayong mainit kasi ang panahon, mas komportable ang mag-aral sa silong ng mangga kasi mas mahangin. Sa sobrang init ng panahon, mga learners, gusto nila yung komportable. Ayon sa Department of Education, sa ilalim ng alternative learning system, maaaring isagawa ang community-based learning kung saan pwedeng magklase sa labas ng silid-aralan. May mga pagkakataon talaga, sir, na yung mga learners po natin ay nasa labas po sila, pero ang talagang focus po kasi, sir, ng Department of Education ay hanggat maaari ay nasa loob po sila ng classroom. Iginukonsidera rin ng Mangaldan Central School ang magklase sa labas ng silid-aralan dahil sa mainit na panahon.
Pero para maibsan ang epekto ng init sa mga mag-aaral, dinagdagan ang bentilasyon sa mga silid-aralan. Nasa 3 hanggang 4 na ang ginagamit na electric fan sa bawat classroom. Magkaklase sa labas, lalong-lalo na pag ang subject namin ay yung MAPE, which is music, arts, physical education, and health. Para yung mga bata ay makagalaw ng mabuti. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Nakibahagi ang ilang residente maging ama establishmento sa gitna at hilagang Luzon sa isinagawang Earth Hour nitong Sabado, March 25. Isang oras na nagpatay ng ilaw ang mga lumahok mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi. Pangunahing adhikain ng Earth Hour ang makapagtipid sa konsumo ng kuryente at upang maprotektahan ang planeta laban sa banta ng climate change. At bilang bahagi ng Corporate Social Responsibility ng GMA Network, nakiisa rin sa Earth Hour ang GMA Regional TV. Kabilang dito ang 3 istasyon ng GMA sa North Central Luzon, ang GMA Dagupan Station, GMA Ilocosur Station at GMA Ilocos Norte Station. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 2 magkahiwalay na insidente ng sunog na itala sa Calasiao, Pangasinan at Baguio City. Narito ang report. Sumiklab ang sunog sa isang bakanteng lote sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mabilis kumalat ang apoy dahil tuyo ang mga talahib sa lugar. Agad namang naapula ang sunog. Wala namang naitalang nasugatan o nadamay na kabahayan. Base sa investigation po namin, ma'am, burn garbage po yung pinagmudan. May nagsunog po ng basura and then kumalat po siya sa area. 20 insidente na ng sunog ang naitala sa bayan simula March 1 hanggang March 21, 2023. Nasunog din ang 6 na palapag ng isang gusali sa Baguio City. Call center area umano ang nasabing palapag. Ligtas naman daw ang lahat ng mga empleyado matapos makalabas bago pa lumaki ang sunog. Origin ng fire natin noon is yung sa may battery ng mga solar. So the cause of the fire, ma'am, it is under investigation pa rin pa po, ma'am. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Panawagan ng otoridad ang kooperasyon ng publiko para maiwasan ang insidente ng sunog. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Paglipana ng migratory birds sa mga palaisdaan sa Mangaldan, Pangasinan, banta umano sa kabuhayan ng mga fish grower. May ulat si Russell Simorio. Banta umano sa kabuhayan ng mga fish grower sa Mangaldan, Pangasinan, ang pagdapo ng migratory bird sa mga palaisdaan. Kinakain umano ng migratory bird sa mga maliliit na isda sa fish pond. Pinalibutan ng lubid ng palaisdaan ang bangus grower na si Mang Salvador sa Barangay Maasin. Paraan daw ito para maitaboy ang mga migratory bird. Dahil kung wala yan, basta-basta lang siya pupunta dyan sa lawa. Ngayon kung mayroon yan, takot sila. Dahil sasabit sila dyan. Nilagyan na rin ng lubid ang mga palaisdaan sa Barangay Lanas. Itinuturing ng Municipal Agriculture Office na peste sa aquaculture industry sa bayan ang paglipana ng mga migratory bird. Parang peste sa mga fisher folk natin, lalo na pag bagong release ng fingerling, buubusin nila talaga. Ayon sa fisheries expert, hindi lamang tuwing panahon ng taglamig dumadami ang migratory birds. Namamalagi umano ang migratory birds sa mga fish pond na mababaw ang level ng tubig. Nagbabala ang mga eksperto kaugnay sa avian flu virus na maaring dala ng mga migratory bird. Pagka dumating sa palaisdaan mo at may mga ibon na palaging nandoon, namamalagi doon, pwede sila magdala ng virus. Kasi kakainin nila yung mga, halimbawa, sa malayong lugar, may namatayan ng hipon na virus, kakainin nila, pupunta naman sa'yo. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Pagtatanim, pag-aalaga at pagkakaroon ng kita sa kawayan,
itinuro sa 22nd Bamboo Training and Seminar sa Antipolo City. Tunghayan sa report. Sa Kawayan, madalas ihambing ang katatagan ng mga Pilipino. Pero kay Carolina Goson Jimenez, founder ng Carolina Bamboo Garden sa Sitio Tansad 2, Barangay San Jose, Antipolo City, Rizal, may mas malaking tungkulin sa mundo ang Kawayan. It captures more carbon dioxide and emits more oxygen than any tree. Nasa research yun, nasa study yun. Inilunsad ang 5-hektaryang farm noong May 6, 2000 at nakapagsagawa rito ng iba't ibang pagsasanay pero natigil dahil sa pandemya. Pero nitong Sabado, muli itong binuksan sa publiko bilang isang accredited training center ng Department of Agriculture. Under the accreditation, nagkakaroon ng chance at makapagdala ang Department of Agriculture dito ng mga interesado, mga estudyante, mga kabataan para makita at ma-showcase yung technology na pinapractice nila sa farm. Sa 22nd Bamboo Training and Seminar, ipinakilala sa mga kalahok na mula pa sa iba't ibang lugar sa mundo ang halos 50 uri o species ng kawayan, gaya ng kawayang tinik at bayog na itinuturing na endemic sa bansa. Itinuro rin ang tamang paraan ng pagtanim, pag-alaga, pag-ani at pagbibenta sa mga kawayan. Excellent, very good. Well, I've learned a lot about how things are going here in the Philippines and the varieties of bamboo. So, napag-alaman namin kung paano to i-propagate natin, yung mga individual bamboos, at saka yung pag-maintain natin sa mga per clumps ng ating mga bamboos. Encourage namin yung mga farmers namin doon sa Samuga del Sur, na kung saan magtanim ng bamboo. Pagkatapos niyan, tuturuan namin kayo kung paano maggawa ng production gamit ng bamboo. Para naman umangat yung mga farmers. Kasi 80%, sabi ko sa kanina, 80% ng lupa namin doon sa probinsya, sa Samuga del Sur, is agricultural land. Pinakamahalaga namang natutunan ng ilang kalahok ang tulong ng kawayan para maibsan ang epekto ng climate change. Nakatutulong ang kawayan sa paglilinis ng hangin sa carbon emission na nagiging sanhi ng air pollution. Naiiwasan din ang deforestation dahil kumpara sa mga puno, mas mabilis tumubo ang kawayan. At nakatutulong din ang kawayan sa pagpigil sa baha at soil erosion. Pag maganda ang kanilang gagawin dyan, 17 amino acids yan eh. So hindi na kailangan bumili ng multivitamin. O di makakatipid sila. Importante yung kaalaman natin, bigyan natin ng magandang education, bamboo education, yung ating mga kababayan, lalo na yung ating mga farmers. It's a grass. And unlike trees, pagka pinutol mo, patay na. Ang bamboo, haba mong inaani, kumikita ka, buhay pa siya. So may pera talaga sa bamboo? May pera sa bamboo. Naniniwala si Goson Jimenez at ang Bamboo Foundation na kung mapagtutuunan ng pansin, malaki ang maiaambag ng bamboo industry sa ekonomiya ng bansa. My mission, itong center na to is a learning center, na sinasabi mo nga. Yes. And I want them to know. I want them to know what it is. Kasi para yung something important, like a pearl, yung mga natutunan nyo, is share. Andrew Bernardo, One North Central Luzon. Mga tsuper na naka-costume, humataw sa sayaw sa Banda, Ilocos Norte. Tunghayan sa report. Nagki-time out sa pamamasada ang mga tsuper ng jeepney at tricycle sa Banda, Ilocos Norte para ipakita naman ang kanilang husay sa pagsasayaw. Mapapabilib ka nga naman dahil walang reservation sa kanilang paggiling at paghataw sa dance floor. Siyempre, hindi nagpahuli ang mga tsuper ng jeepney. All out at sabay-sabay pa ang bawat dance steps. Ang kanilang performance, bahagi ng Abuos Festival ng Bayan. It has been a part of our yearly fiesta celebration dito sa Bayan ng Bana. Wala namang requirement kung ilan ang sasali, pero most of the time, silang lahat. Ang Abuos ay isang uri ng langgam at ang itlog nito ay isang kilalang delicacy ng mga Ilocano. Ang partisipasyon ng transport group ay tanda raw sa magandang samahan at masayang komunidad ng Banna.
Alam natin na busy sila para kumita, para dalhin yung mga kababayan natin sa mga cities. So talagang nagulat kami kasi talagang full effort saka full support naman yung ginagawa nila. Maliban sa mga tsuper, nakibahagi rin ang ibang ahensya ng gobyerno. Gaya na lamang ng PNP at BFP na nagkaroon ng instant showdown. Kasama si Norman Raka, IV Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Hepe ng pulisya ng San Miguel, Bulacan, patay matapos barilin ng maarmadong lalaki sa isang police operation. Tutukan sa report. Patay ang hepe ng pulisya ng San Miguel, Bulacan, matapos barilin ng mga armadong lalaki na suspect sa robbery hold-up. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Marlon Serna ang hot pursuit operation sa Barangay San Juan nang makainkwentro ang mga suspect. Tinamaan sa ulo sa Serna, dinala pa sa ospital pero binawian din ng buhay. Tsempohan po nila itong suspect na mga suspects na lula nitong motorsiklo na nagfi-fit po doon sa description ng mga suspects. Pagkakita po ng ating hepe doon po sa mga suspect ay kaagad-agad po siyang bumaba ng sasakyan at nakipagputukan po siya dito po sa mga suspects. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 3 para tumutok sa investigasyon. Naglabas na rin ng composite sketch ang PNP sa isa sa mga suspects sa pagpaslang kay Serna. Sa ngayon, may lead na umanong tinututukan ng buong pwersa ng Pro 3. Umabot na sa 1.2 million pesos ang inialok na reward money ng DILG, PNP at Provincial Government ng Bulacan sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa posibleng pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga suspect. Iniuwi na ang mga labi ng biktima sa kanilang bahay sa Santa Rosa, Nueva Ecija, kung saan siya ay ibuburol. Wala pang pahayag ang pamilya Serna. Yung pamilya po ni Lieutenant Colonel Serna ay patuloy pong inaalalayan po ng Police Regional Office 3 at sasagutin po ng PNP ang burial expenses. At maliban po dito ay yung pong kanyang mga benefits na matatanggap. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga kababaihan sa Aurora, nagpasiklaban sa iba't ibang aktibidad na bahagi ng National Women's Month Celebration. Sundan sa Ratchada Probinsya. Tampok ang iba't ibang aktibidad sa pagdiriwang ng Women's Month sa Dilasag, Aurora. Sinimula ng pagdiriwang sa parada sa kasinundan ng fun run na dinaluhan ng mga kababaihan sa lugar. Nagsagawa rin ng iba't ibang palaro na ikinatuwa ng mga dumalo gaya ng modern dance at singing competition. Meron ding basketball. Sa huli, namigay ng papremyo ang lokal na pamahalaan kasabay ng mensahe na igalang at irespeto ang karapatan ng mga kababaihan. Tinanghal na Miss Annie Festival 2023 ng Dingras, Ilocos Norte ang 16 na taong gulang na estudyante na si Princess Laika Pustol. Kabilang si Princess Laika sa 16 na kandidata na nagpaligsahan sa Miss Annie Festival 2023. Ayon sa tinanghal na Queen of Annie Festival, tututok ang kanyang advokasya sa youth empowerment upang maging kapakipakinabang sa komunidad. Tinaguri ang Rice Granary of the North, ang Dingras na sagana sa palay na pangunahing produkto ng bayan. Pinatunayan ng isang retiradong guro sa Calasieu, Pangasinan ang kahalagahan ng mga kababaihan. Si Ginang Edita Kawili Miranda, residente ng Barangay Makabito, ang tumatayo ngayong presidente ng Federation of Senior Citizens sa bayan. Mahalaga raw na matutukan ng mga senior citizen kasi sila ang nagsisilbing gabay ng mga kabataan. Sa edad na 77, ang natutunan daw ni Ginang Edita sa kwento ng kanyang buhay ay ang maging matatag, maging inspirasyon at maging modelo sa lahat ng bagay. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, ilang Pinoy na po ang nabago ang buhay matapos manalo si Kapuso Bigay Premyo Panalo. Kaya kung gusto mo rin, abay sali na mga kapuso dahil mag-uumpisa na ang Proof of Purchase promo ng GMA, ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 6. Mamimili o sari-sari store owners ang pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo. Over 11 million pesos ang pamimigay at almost 2,000 winners ang pwedeng manalo. May chance kayong manalo ng daily and weekly cash prizes. At sa kauna-unahang pagkakataon, mamimigay ang Kapuso Bigay Premyo Panalo ng 2 brand new house and lot units.
Isa pang dapat abangan ay ang trendy dance music video ng Network Promo kasama ang mga mahuhusay na cheer dancers mula sa mga paaralan at universidad na miyembro ng NCAA. Ang official sending of entries ay nagsimula noong February 25 at magtatapos hanggang May 5, 2023. Ilang nangangarap na maging artista lumahok sa isinagawang Sparkle Caravan Audition sa Pampanga. Tunghayan sa reports. Lumahok ang mga aspiring artist sa isinagawang Sparkle Caravan Audition sa San Fernando City, Pampanga. Ipinamalas ng bawat isa ang kanilang talento sa pagkanta. Hindi rin magkamayaw ang fans na nag-abang sa kanilang mga idolo sa Kapuso Mall Show. Nagpakilig ang mga cast ng top rating afternoon drama series na Abot Kamay na Pangarap. Naghandog ng awitin sina Andre Paras. John Vic de Guzman. At Jeff Moses. Bumilib ang Kapampangan fans sa all-out performances ng Sparkle artists. Inabangan din ang handog na awitin ni na Doc Zoe, Kazel Kinoochi. At Doktora Annalyn Jillian Ward. Si Jillian Ward po. Idol ko lang po siya. Una-una po maganda po. Tapos, pati sa akin, sa mga acting po, acting. Mga cast ng Abot Kamay ang Pangarap. Dahil mas exciting if makikita ko talaga sila in person. I love you, Jillian Ward. Labis naman ang pasasalamat ng cast ng Abot Kamay na Pangarap sa mainit na pagtanggap ng Kapampangan. Unang-una sa lahat, masaya po ko dahil first mall show ko po ulit dito sa Pampanga after so many years. At ang saya po kasi syempre mga kabalin ko po, nakita ko, and talagang mahal na mahal ko po mga Kapampangan dahil Kapampangan din po ako may isa. Mga kabalin, kaluguranda kayo po. Ma. Super enjoy. Thank you sa mga first time ko rin mag-mall show in a very, very long time. And actually, super kabado. Talagang nag-prepare ako sa pinaghandaan ko yung mall show. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga Kapuso natin abroad, dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati ng mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Joan Punsoy. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.